The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. While Jesus was speaking, an official came forward, knelt down before him and said, "My daughter has just died, but come lay your hands on her and she will live." Jesus rose and followed him, and so did his disciples. A woman suffering hemorrhages for 12 years came up behind him and touched the tassel on his cloak. She said to her, "If only I can touch his cloak, I shall be cured." Jesus turned around and saw her and said, "Courage, daughter, your faith has saved you." And from that hour, the woman was cured. When Jesus arrived at the official's house and saw the flute players and the crowd who were making a commotion, he said, "Go away. The girl is not dead, but is sleeping." And they ridiculed him. When the crowd was put out, he came and took her by the hands, and the little girl arose. And news of this is spread throughout all that land. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. You have heard the other version of the Gospel. It is about the little girl whom God said, "Talita kuum." Bumangong ka, iha. This is another version. But what is the reading trying to invite us today? The first reading speaks of a man who dreamed about God. God revealed himself to this man whose name is Jacob. And Jacob made a promise from the stones that he put on his head as a pillow and called that place Bethel. You know, the words Beth means house and El means God. So Bethel or Bethel means the house of God. You know that. That's why when you call Bethlehem, Beth house, Lehem bread, Bethlehem means the house of bread. Bethel, the house of God. But what is important in the first reading is not the dream, but how Jacob responded. And maybe you are familiar with the words PANATA. PANATA. You have heard the word PANATA. Kung kayo po ay makakarating sa Portugal, sa Fatima, meron dong mahabang tiled, ano po, na walkway, ginawa nilang tiled. Ano pa? At doon naglalakad ng paluhod yung mga Portuguese. Ano po, naglalakad ng paluhod. Makikita mo, ano po, ang haba. Ha? Sa aming free time, sa pilgrimage, umuupo ako doon sa may ilalim ng puno. At yun ang aking pinagmamasdan, punong-puno ng pagkamangha. Ano po? Sapagkat alam ko, hindi ko yun kaya. Hindi ko yun kaya. Minsan ko lang nilakad ng paluhod ang simbahan ng Quiapo. Hindi ko nauulitin. Ano po? Ha? Nakalimutan ko lang sa simula pa lang, sabi ko, may pinagdadasal ako eh. Ano po? Pagdating ng kalahati, hindi ko na kaya, pero kahiyaan na eh. Kahiyaan na.
Mahirap namang may magsabing, yung pare, lumakad ng paluhod, hindi na kaya. Diba, no? So, pagdating doon sa kalahati, binago ko ng intensyon ko. Sinabi ko na, Lord, tapusin ko na lang ito. Lord, ipatapos mo lang, nakakahiya. Diba? Pagdating sa dulo, hindi ko alam kung makakatayo pa ako eh. Ano po? Anyway, kinalugda naman ng Diyos ang aking mga panalangin nung araw na yon. Pero, yung maliit, yung maiksing luhurang yon, hirap na hirap ako. Kaya alam ko yun yung naglalakad ng paluhod na napakahaba. Pero anong kamangha-mangha? Many times, I have asked people who walk kneeling in that road, ano po? And they were not asking anything from God. Hindi ito lumuluhod dahil may hinihingi sa Diyos. Lumuluhod yung pamilya nila dahil sa panata. Ano ang panata nila? Kung inyo pong titingnan ang history ng Portugal, noong giyera, yan ang lugar na walang bombang nahulog. At ang panata ng mga tao doon ay magpapasalamat kami sa mahal na Birhen. Kasi yun ang sinabi ng mahal na Birhen. So pinapasa nila yun sa mga anak ng mga anak nila. That you will live and pass on this tradition. Isipin mo panata. Yung unang pagbasa, namanata si Jacob. Ano sabi niya? Kung ako'y dadamitan at ako'y pakakainin, sa madali sabi, hindi ako magugutom, hindi ko kakalimutan at babalik-balikan ko ang lugar na ito nang may pasasalamat. Anong kaugnayan ito sa gospel? We have a woman healed from hemorrhages and a daughter was brought back to life. Pero wala kayo nadinig kung anong ginawa nila pagkatapos. Diba? Ang nadinig lang natin ay sinabi ng Diyos sa babae, your faith have saved you. Hindi ka lang pinagaling. Iniligtas ka, dala lang yung pananampalataya. Anong sinabi lang doon sa maliit sa bata na ibinango ng Diyos? Ang sabi lamang ng Diyos sa mga tao, pakainin niyo ito. Pero wala tayong nabasang reaction. Equinento yan. At alam ko po na mayroong kayong kanya-kanyang kwento. Kwento ng mga answered prayers. Kwento ng mga answered prayers. Kung hindi man, you have been a witness to an answered prayer. And I do not know, only you knew. How did you respond? What was your response? Yung iba na manata. Sabi nung isang nanay, ipinangako ko yan sa Diyos, Father. Kung yan ay makakaligtas sa kanyang hika, kasi nung maliit pa, hinihika, ay ihahandog ko yan sa iyo. True enough. The late Jaime Cardinal Sin, sabi niya, kung ako ay pagagalingin mo sa aking hika, paglilingkuran kita. Hika lang yun. Nilalang natin kasi hindi naman tayo yung nahirapang huminga. Pero ano po ang mga pangyayari sa buhay ninyo na kayo ay namanata? Namanata. Alam po ninyo, itong simbahang ito ay bunga ng mga panata. Bunga ng panata. Lord, ipagagawa ko yan. Out of gratitude, ipagagawa ko. Out of gratitude, maglalagay ako ng berhen ng manawag.
out of gratitude. And I want you to look at your life. What are the things you see in your homes, in your life, as a manifestation of your promises to God? Yes, you know the gospel. Let your yes be yes, and let your no be no. You don't swear. Pero mahalagang merong kayong panata, tanda ng inyong mga pasasalamat. Bakit? Kahit ikaw ay tulog, kumikilos ang buhay, ang Diyos sa buhay mo. Kahit ikaw ay tulog, sa gitna ng iyong pagkakasala, ang Diyos ay kumikilos sa buhay. Sa gitna ng iyong kawalan ng pagdarasal, sa gitna ng iyong pagrereklamo, ang Diyos ay kumikilos sa buhay mo. Ang magandang tanong ay, sa gitna ng lahat ng ito, ano ang meron ka para sa Diyos? Hindi madali ang mag-una ng bato. Lahat ng unan ay malambot. Pero kahit sa matigas na bato, nagsalita ang Diyos kay Jacob. Kahit sa gitna ng hirap, sakit, problema, magsabi kayo, sa gitna ng inyong mga pagluha at kabiguan, kumikilos ang Diyos. Sa gitna ng pagkakasaksak sa akin, nagsalita ang Diyos. Hindi mo kailangang magmilagro. Ang kailangan mo lang ay isang tapat na pangako sa Diyos. At ito ang tema ng huling araw ng ating nobina in honor of Santa Maria Goretti. A word that is honorable before God. Amen. Tomorrow is the feast day of Santa Maria Goretti. Is there anything special? Everything is special. Ano po? Hindi bola-bola. Special. Nagsimula na po tayong mamigay ng ating loot bag para sa may hirap na pamilya na nasasakupan ng ating parokya. Ang akin pong taos pusong pasasalamat sa inyong lahat na naghandog. Patuloy po ang pamimigay natin na isang kanin, isang ulam. Bukas, Tuesday, mayroon sila. So, sila ang special. Bibigyan natin sila ng dalawang kanin, dalawang ulam. Ano po? Plus ice cream. Ano? Para special naman. Salamat po sa inyong kagandahang loob. Ano po? Ito naman ay galing lahat sa inyo. Suklianawa kayo ng Diyos. Ano po? Pagpalain ang inyong mga paghahandog. Isa lang po ang misa bukas. Ang dami nagtatanong, ilan lang? Isa lang ang misa, 7 o'clock. Ano po? But the church will be open the whole day as usual, and we have our communion outside the mass still every 10 o'clock in the morning, 10 to 11 in the o'clock in the morning. Ano po? And don't fail to visit the relic of Santa Maria Goretti. Again, maraming salamat. Ay, may pahabol pala. Ano po? May announcement po. Yung pong may libreng, para sigurado tayo, baka magkamali ako ng pangako eh. Ano po? Meron pong libreng pag-aaral sa Catholic school sa grade 11. Ano po? Grade 11. Archdiocese of Manila lang po ito. Baka mamaya sa ibang diocese kayo ay hanapin nyo. Ano po? In celebration of the 500 years of Christianity in the Philippines, our Buhay Educational Grant Program aims to provide assistance to all financially challenged
but deserving students and even outside the NCR, National Capital Region. For more inquiries, you may contact the following numbers. Ano po? Ay, ang dami. I-message nyo na lang kami. Ano po? Ipo-post ko na lang po. Ano po? Sa page na Santa Maria Goretti. Ha? Kung sino po yung taong tatawagan. Halimbawa, sa Espiritu Santo Parochial School, sa Holy Child Catholic School, sa Manila Cathedral School, sa St. Joseph School. Ano po? I will give you the contact person and the contact number. Libre. May pahabol. Ano po? Libreng ilan ito? Dahil mabait po yung nag-text, sabi niya, 100 slot for you. Submit the following names of parents and students, cellphone number, track and strand. Ano kaya itong track and strand? Anyway, sabihin nyo lang pangalan ni Father Dave. Ano po? Si Father Dave Concepcion po ang nag-announce Santa Maria Goretti. Ano po? Kasi ang binibigay na slot, 50 lang. Ano po? Ano kaya ang gusto nitong ipangako ko? Ano po? Anyway. Mabait ang Diyos. Mabuti. Ay, mahaba na. Going back to what I've said, maraming anak na pinagtatawanan ang magulang na dinadampot yung mga barya sa kalsada. Yung mga ibang anak nga, nahihiya pang dinadampot ng magulang yung 25 eh. Ha? Hindi mo alam ang kwento, anak. Huwag mong pagtatawanan. Ang nanay ko, rosaryo na rosaryo yan. Ano? Tulog lang yan. Tumitigil. Pangako. Pasasalamat na sana ang kanyang mga anak ay makatapos. Pari na ang isa. Ano ang pangako mo? Tanda ng iyong pasasalamat. Sometimes you are not aware. We have failed to realize. That's why we are ungrateful. Do not forget this. Sometimes God act before you act. Sometimes God act after you act. But God will never act without you acting. Minsan ang Diyos ay kumikilos bago ka kumilos. Minsan ang Diyos ay kumikilos pagkatapos mong kumilos. Pero kahit kailan, ang Diyos ay hindi kikilos kung hindi ka kikilos. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go now in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.